Mayong puntag sa inyong tanan. Nagan salamat sa inyong pagdawat sa among adinhi sa inyong probinsya sa Rizal. Magandang umaga sa inyong lahat. Assalamualaikum. Magpapasalamat po sana kami, magpapasalamat po ako sa oras na ibinigay ninyo sa amin ngayong umaga at sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayong lahat ngayong umaga. Thank you po sa inyong lahat. Magbibigay po ako ng konting explanation kung bakit po ako nakatayong sa inyong harap ngayong umaga na kandidato pagka-vice presidente ng ating bansa. Ang problema ko po, dumating noong October 8, deadline po ng filing. Akala ko po, titigil na, patatapos na ang panawagan ng mga tao sa akin nung nakita nila na hindi ako tumakbong. Pasure ako ng live, mga ka-BP. Pasure ako ng live. Noong October 8, after noong October 8, inaraw-araw nila ako. Sinabi nila sa akin, Inday Sara, bakit hindi ka tumakbo? Iniwanan mo kami. Masama ang loob namin sa iyo. Hindi na ako nakakain. Hindi na namin alam kung saan kami papunta. Meron pong biglang lumapit sa akin na isang grupo. Sabi nila, Inday Sara, maraming salamat. I love you, Sara! Thank you, Sara. Mahal ko rin kayo. Kaya ako nakatayo dito sa harap ninyo. Chat po natin ay Bong Bong Sara. 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 Sabi nila, bakit sila sa akin? Sabi nila, Inday Sara, sabi mo, tatakbo ang tatay mo na vice president. Hindi siya tumakbo. Ang gusto namin, Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte, pwede ba ang tumakbo kang vice president? Gusto mo yan, mahala ka. Nung narinig ko po yung kanilang sinabi sa akin, nakita ko yun na pamamaraan ng Panginoon, ng Diyos, na unang-unang inindigan mo na ang panawagan ng mga tao, tinalikuran mo sila nung sinabi nilang tumakulang president. Ito na yung pangalawa mong chance. Huwag mong talikuran ng mga tao. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na magdesisyon na maging natumakbo as vice president. Dahil po turo ng aking lolo at lola, lagi sa amin magbibinsan sa mga apo na dapat po sa buhay nating lahat na uuna ang pagpapakumbaba. Yeah! Yeah! Na lagi po sa buhay natin na uuna kung ano yung gusto natin. At dahil po mga leaders tayong lahat, lagi po ang desisyon natin ang nasusunod. Pero po, minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At yun ay sa akin, si Bongbong Marcos. Yeah! Share the live, mga ka-BP, share the live. BBM! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Dahil po, as a voter, hindi ako kandidato, botante ako. Importante sa akin na ang tao na nagpipresentang pangulo, meron po siyang experience sa isang executive na posisyon. Ano po yun? Yung mga decision maker. Yung mga tao na kapag binigyan mo ng problema, sanay sila sa problema, ang ibabalik nila sa iyo na utos ay solusyon sa problema. Yun yung mga governors, mga mayor, tulad ni Mayor Agbeng, sila, mga barangay captains natin, mga nanay at tatay sa loob ng tahanan, sanay sila sa problema. At lagi, minabalik nila sa atin. Share the live, mga ka-BP, share the live. At si Bongbong Marcos, meron siyang experience na 4 terms na governor ng Ilocos Norte. Yay! Isang term na
senator at isang term na congressman. Yun po ang equal party. Patag si TP, patag si TP. Alam niyo po, nung tinanong ko siya, sabi ko, sir, ano bang gagawin natin? Sabi niya, alam niyo kay Sara, bago po nga nag-pandemya, meron ng mga Pilipinong naghihirap. Nung dito, Robert. Pandemya, dito, malakas. Dito tayo lahat. Dito. Dito network. Tayo, merong epekto ang dito network malakas. Sa mga buhay natin. Kailangan ng mga tao, pera. Kailangan ng mga tao, trabaho na nagdadala ng pera. Kailangan ng mga tao, mga negosyante, umarunong silang mismo magnegosyo. Mga businessmen na pumapasok sa isang lugar, gumagawa ng trabaho, nagbibigay ng sweldo, nagbibigay ng pera. Nung narinig ko yun, nasagot niya sa tanong ko, naisip ko, ito ang dapat maging pangulo. Dahil sa tatlong sentences, nasabi niya sa akin, ano ang problema? Ano ang naisip niya na solusyon? At yun ay para, ang naisip niya para sa taong bayan na sinasabihan niya na pagsisilbihan niya. Kaya, ang ating paano natututukan niya? Kandidato, bakit unity? O bakit sabi ko, Bongbong Sara?